Good morning, guys. So, I'm on my way to Shinagawa Clinic in Makati. I was actually scheduled ng 1 p.m. but for some reason, hindi ako aabot. So, 2 p.m. na lang. And sabi sa Waze, I'll be there by 1:57. And hindi pa ako kumakain since kanina kasi kakatas ko mag-work. So, nag-drive-thru ako dito sa Jollibee sa may All Home. And nakalimutan ko rin yung memory card ko. Good thing I have an extra memory card. So, more than na regular yum, pineapple juice, and the Jollibee fries and burger. So, yun lang. So, I'll be updating you later. So, ayan. Sana hindi masyadong traffic and makuha agad ako ng, ano, ng turn right, parking. Then turn left on Donghari. Okay. Wala pa rin ako nakuhang camera holder for my car. So, yes. Wait. So, yeah. I'll update you guys later. Bye! Di pati yung buhok ko. Bye-bye! Yung chine-check ko kasi ngayon is yung mga tinatawag namin na abrasions dun sa gilid ng ngipin eh, no? Mm-hmm. Kasi usually pag may mga abrasions, yun talagang pag nalagyan ng bleaching agent. Mangila. Oo, mangila yun. But anyway, tatapalan ko naman yung mga areas na yan. Mm-hmm. Kasi yung iba kasi hindi talaga kayang tapalan. Yung ginagawa ko is papastahan ko muna. Or minsan lalakihan ko yung barrier, yung tapal para later on babalik ka then saka papastahan para ma-imit natin yung kulay ng ano. This is C2. Ito naman A3. A3 kasi mas... Sa K9, this one, A3. Kasi yung K9 natin talagang darker yan eh. Compared dun sa ibang mga ngipin natin. C2 and A3. Matapunan mo. Ito yung A3, ito yung C2. Ito yun yung pinakaputi natin. Tingnan natin mamaya kung hanggang saan aamit yung puti. Oh.
Ito kanina, no? Tingnan mo yung difference. Malayo. Ito yung A3. Ito yung C2 na sinasabi ko kanina. Ang lighter ng ko. Lighter. Pag-abot na natin yung pinaka. Good morning, guys. I just realized hindi ko pala kayo nabalikan after nung whitening treatment ko. Kasi super ang sakit niya. Parang during the 24 hours period, masakit siya. As in, yung mga times na bigla na lang kumikirap yung ngipin ko, ganyan. Pero pwede naman kayong uminom ng mga painkillers, ganyan. And then, wait lang, ako yung nag-computer actually nag-work. It's already 1 or almost 2 a.m. And, ayun, nagpasa yung 24 hours and ito na yung ngipin ko. I think ito yung pinaka like whitest na ano ng teeth ko so far. Sabi ng dentist kasi daw dahil nakapag-undergo na ako ng same procedure before, maybe kaya ganun, pero I'm very very satisfied and ang bilis lang ng treatment nila. So ano ba yung mga pwede kong tips sa inyo? So by the way, the treatment is 10,999. I'm not sure if they will be having any promotions or discounts soon, but I'll let you know just in case. And kung masakit siya, yes, actually tatlong stages dapat yun, parang every 15 minutes interval. Kaso hindi ko na guys kinaya hanggang pang third, hanggang second lang yung natapos ko. Yung pang third sabi ko okay na ako, hindi ko nakakayanin yung pain for the third stage or the third phase. Actually guys, mataas ang pain tolerance ko talaga, but itong teeth whitening, for some reason I have really sensitive teeth, maybe kaya ganun, hindi ko talaga kinakaya. Yung first ko with my original dentist and clinic, hindi ko din inabot hanggang third, hanggang second din ako as far as I can remember. So yun, but then sabi ko nung nakita ko naman na yung result ng second, after the second procedure, okay na ako, ayan siya. Ayan, yun, sa sakit, I highly recommend if you guys have low pain tolerance, inom kayo na ibuprofen like Advil or any like painkiller an hour before the procedure. So, mabilis lang siya, parang 1 hour lang. But I think sa akin mga 45 minutes lang kasi hindi ko nga natapos yung tatlong 15 minutes na phases. So, ayun. And then, kung masakit siya, yes, masakit siya. But tolerable naman hanggang second for me. Yung pang third, siguro kung ginawa ko yun, baka ay hindi ko nakakayanin. Baka maiyak na ako sa sakit. Pero yun, very, very worth it naman. Ayan. Maraming bawal within 24 hours. Bawal kang kumain or minom ng anything with color. So, ang ininom ko lang nun ay puro buko juice ako. And then, I'm so lucky na nung pupunta ko sa grocery, merong palitaw, white yun. Or yung mga buko, milk, yun yung mga pinagkakain ko. Pwede din kayong kumain ng rice, white rice, and like chicken. Yung mismong, ano ng chicken. Huwag kayong kakain yung parang balat niya na kulay yellow. Anything that has color within 24 hours, avoid it. And then, if you want your the teeth whitening to last, yung pagkaputi ng ngipin nyo, you must avoid colored food, lalo na yung mga tea, coffee, mga malakas makapagpastay ng ngipin at least within 2 months. Ayun. So, after 2 months, pwede naman, but moderate lang pa din. You can also do this every after 6 months. You can do this twice a year. But for me, once a year ko lang siya ginagawa. Kasi hindi naman din ganun ka dilaw yung ngipin ko. Kasi originally, madilaw talaga yung ngipin ko ever since talaga. And then, mahilig pa ako sa tea and coffee. So, yun. So, ito siya. I will post a before and after photo at the end of this video and also on my blog. So if you need more details, you can comment down below your concerns or questions. You can also PM me on my social media pages. I'm very much active on that. And also, you can visit my blog. I'll be publishing this post on my blog as well. I'll be including the other information that I forgot to include in this video. And I guess that's pretty much it. I hope that you enjoyed this video and you learned something. And yeah. Kung mayroon kayong mga concern regarding sa teeth whitening or whatsoever, braces, I'm planning, guys,
promised to do my braces journey video soon. Sana magawa ko na siya. Ayun. Thank you so much for watching. Don't forget to hit like if you find this helpful. And subscribe to my channel for more videos. And I will see you guys next time on my next video. Thank you for watching. Bye!